Ganti ng China sa US. Nagpadala ng mga armas pandigma sa Venezuela, ang pinakamatinding kalaban ng US. At kung mahilig ka sa mga kwento o tunay na balita na pagpupulutang aral, mag-subscribe ka na at pakipindot na ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Pero bago ang lahat, meron nga pala akong nilagay sa description below na link ng ating source para kung sakaling meron akong di nabanggit, pwede niyo siyang bisitahin o basahin doon. Bago ang lahat mga kaambus, ang balitang to ay nagmula sa EurasianTimes.com. Mga kaambus, habang patuloy po ang bansang Amerika sa pagtatanggol sa Taiwan laban sa China, ang China naman po ay gumanti sa Amerika dahil daw po sa mga ginagawang hakbang nito. Dahil po sa pinirmahan ng Amerika ng Mutual Defense Deals para sa Taiwan, ang isang island nation po ay kinukonsidera po ng China na isang bahagi at probinsya ng China. At ang China po ay nagdesisyon na magpadala ng mga armas pandigma sa Venezuela, ang pinakamatinding kalaban po ng Estados Unidos. Ang bansang Amerika naman po ay talagang desididong tulungan at suplayan ng malalakas na armas pandigma ang Taiwan, na siya naman pong ikinagagalit ng China. Ang Taiwan po at ang China ay nagkakainitan na po sila na posibleng mauwi daw po sa digmaan. Noong nakaraan lamang po, napurbahan po ni President Trump ang sales of 66 new F-16S at 108 M1A2T Abrams Tank Stinger missile at iba pang mga equipment para sa Taiwan. At sa ngayon po, may mga bagong sales din po silang isinagawa katulad po ng All Weathers, Over the Horizons, Anti-Ship Missiles, Harpoon Missiles na nagkakahalaga po ng $2.4 billion. Ganun pa man, ang China po ay nakaisip upang magantihan po ang bansang Amerika sa mga isinasagawang misyon nito at sa pagsuporta na din po nito sa bansang Taiwan na ikinagagalit naman po ng China. Kaya naman po ang China ay naisipang magpadala ng mga armas pandigma sa Venezuela, ang pinakamatinding kaaway po ng bansang Amerika. Sa ganoong paraan daw po, nakakaganti ang China. Kasunod naman po ang pag-sanction na isinasagawa ng Amerika laban kay President Nicolas Maduro, ang Venezuela po ay nakuhang lumapit sa Russia at China upang suplayan po ng mga armas at kagamitang pandigma. Dahil po sa nararanasang krisis ng Venezuela ay nag-acquire na po sila ng mga armas pandigma. Kaya naman po ang Russia ay hindi nagdalawang isip at agad na nagpadala ng mga advanced weapon. Samantala, ang China naman po ay maliliit na armas lamang. Ang China din po ay nagbe-benefits mula sa mga langis ng Venezuela bilang ito po ay isang matagal lang mamimili ng langis ayon sa ulat ng Reuters. Noong nakaraang taon po, pinalitan na po ng China ang Estados Unidos bilang number one importer ng langis mula sa Venezuela. Kaya naman po lalong tumitindi ang rivalry sa pagitan ng Amerika at China. Mga kaambus, ito'y opinyon ko lamang. Ano kaya ang posibleng mangyari kapag nagpatuloy ang tumitinding tensyon sa pagitan ng US at China? At sana po itigil na ng China ang mga pangsariling interes nito. Ang tanong, ano kaya ang posibleng mangyari sa hinaharap? Kaya naman mga kaambus, salamat po sa panonood at sa pagsuporta sa ating channel. At kung nagustuhan nyo po ang video to, mag-like and share ka naman. At huwag kalimutan mag-comment. Ito po ang inyong lingkod at tunay na tagapaghatid ng balita, Ambus News TV.